Welcome back mga ka-DIY sa ating video. So for today, meron kasi ako nabili sa Shopee na 18650 battery, 3000 mAh mga ka-DIY for only 33 pesos. So ito siya, syempre hindi ko muna ipakita yung seller kasi kasiraan naman nila yon. Pero or kung may problema man, syempre nakakaya naman. Pero gusto ko matesting natin kung totoo ba yung claims nila na 3,000 mAh for only 33 pesos mga ka-DIY. So ayan na, bagong bukas pa lang talaga to. Kakarating lang mga ka-DIY, mainit na mainit pa. Tetestingin natin gamit si Kalito kung ano yung actual capacity nitong mga battery na to. Kasi napakamura nun mga ka-DIY. Kung ito legit, super sulit na yon at isasuggest ko at i-recommend ko na bumili kayo. Pero bago ko gawin yon, syempre testingin muna natin. Kasi baka mamaya mapahiya tayo mga ka-DIY. Balot na balot mga ka-DIY. Oh, ito siya. Oh, ayan. Nakikita nyo ba? Focus. Ayan mga ka-DIY, LZY-NCR 18650. 3000 mAh made in Korea. Sosyal. So, brand nyo to. Makinis na makinis mga ka-DIY. Ngayon, testingin natin. Siyempre, ang gagamitin ko dalawa. Tapos, meron tayong testing tsaka controlled. So, para sa controlled natin, i-test ko naman itong TP, yan, na 18650. So, ito yung mga binibenta namin sa shop. Ito for testing. So, try natin. Para at least makita nyo na wala tayong bias na ginagawa. At actual results yung makikita natin mga ka-DIY. Yan. Unahin ko na ilagay yung TP natin mga ka-DIY. Ito yung ating itetest na 3,000 mAh for only 33 pesos each mga ka-DIY. Para makita nyo na legit yung testing natin at wala tayong bias. Ay, baligtad pala to. Maglagay na ako ng patungan mga ka-DIY para medyo ventilated yung ilalim niya. So, saksak natin. Set natin ang normal test at 1000 mAh current setting. Yan. So, ayan yung cell number 4 natin. 54 yung MR yung resistance niya, tapos ayun yung voltage niya. Cell number 3, cell number 2, ayan ha, cell number 2, 4 volts siya. Tsaka yung cell 1, ayan. So, for testing na yan, mga ka-DIY. Yung next natin, eto, dito naman. Same lang, normal test, mga ka-DIY. Kung gusto nyo malaman kung paano gamitin si Lito Kala, eto pala yung link. Check nyo na lang din, mga ka-DIY. So ayan, hintayin na natin matapos yung capacity testing nito and then update tayo later mga ka-DIY. Watch nyo yung full video ha kasi meron tayong surprise sa end ng ating video mga ka-DIY. Sigurado akong matutuwa kayo. 2,000 years later. Ayan mga ka-DIY, after ilang oras ng testing. So ito sa Lito Kala charger number 2 natin, tapos na yung ating TP cell number 3. Ang value niya is 2,437 mAh. And tapos na siya yung testing pero charging pa siya kaya nagbi-blink pa. Yung 4, cell 4, ito, hindi pa tapos yung testing. Pero malapit na yan pag nag-below 3 volts yun. Pero sa ngayon, nasa 2,153 na siya. So mataas din to. Malamang aabot din to ng 2,400 mAh mga ka-DIY.
Ngayon, moment of truth sa ating LZY na 3,000 mAh. Ayan na, nakalagay 3,000 mAh. 33 pesos mga ka-DIY. Pindutin na natin. Tara! Ayan! So mga ka-DIY, ito, fully charged na rin siya. 4.2, 4.19. End na, hindi na nagbi-blink. Tapos tapos na rin siya i-discharge. So out of 3,000 mAh na claim nila, 1,700 mAh lang mga ka-DIY. Pero yung battery goods naman siya kasi yung internal resistance niya 58. Pero ang hindi good sa kanya is yung ina-advertise niya na 3,000. Ang actual kasi niya, ayan, kitang-kita nyo naman, 1,700 mAh mga ka-DIY. So lugi. Or yung binayad mo na 33 pesos para lang talaga sa 1,700 mAh mga ka-DIY. Huwag ka na lang mag-expect ng 3,000. Kasi check nyo yung cell number 2. O, oh, diba? The same mga ka-DIY, 1,700 mAh din. Malapit na ito matapos, magpo-fully charge na siya. Internal resistance 52, so okay naman. Kaso yung actual capacity mga ka-DIY, huwag kayong pagpa-deceive sa 3,000 mAh. So, peke yun. Kasi at 33 pesos eh. Sobrang mura nun. So, ito yung cell number 3 natin. Ongoing pa rin yung testing nito. Pero malamang aabot dito ng 2,400. Same nitong cell number 4. Kasi hindi pa tapos eh. Pero yung cell number 1 natin sa Lito Kala number 1 natin. Ayan oh. Same lang, 1,727 mAh. So talagang yun yung capacity niya mga ka-DIY. Hindi talaga 3,000, 1,700 mAh lang siya. Ito tapos na rin, naka-end na, not blinking. Cell number 2, ayan, the same lang mga ka-DIY, 1,765 mAh. 51 milliohms yung internal resistance niya. So ayun. So, ito, itong picture na to mga ka-DIY, ito yung makikita nyo sa Shopee. So, kung naghahanap kayo ng legit na 3,000 mAh, iwasan nyo to. Kasi, 3,000 mAh at 33 pesos, meron pang ako nakita, 28. Ayan o, oh, ito yung mga similar products. So, 3,000 mAh din. Tapos, ang presyo niya, 25, 28, 30, 35. Huwag nyo nang bilhin yon kasi hindi 3,000 yung makukuha nyo mga ka-DIY. Ito yung example ng shop na 3,200 yung makukuha nyo mAh. Pero yung presyo niya, di ba, ang layo ng diferensya kung ikukumpara mo sa dito sa 33 pesos. Ayun, mga ka-DIY, ito ay para lang ma-aware kayo kasi madaming nagbebenta ng ganitong mga peking battery. Hindi naman sa peke yung battery kasi totoong battery naman siya kaso peki yung capacity mga ka-DIY. So iwasan na lang natin kasi sayang din yung pera plus namamali pa yung calculation nyo ng capacity kasi kung ang capacity mo kakalculated mo is 3,000 mAh. So hindi talaga 3,000 kasi 1,700 lang yung nakukuha mo. So ayun mga ka-DIY. Sana may natutunan kayo. Meron kasi mga nag-chat sa akin mga ka-DIY na kung okay daw ba tong battery na to. Eh nung pag-check ko pa lang ng link, napanood kasi nila sa isang YouTube video na ito yung nire-recommend na battery. So ayun, sana maging observant din tayo mga ka-DIY. Yung 33 pesos hindi yun naaabot ng 3,000 mAh na battery na original, ha? Huwag tayo magpapaloko mga ka-DIY. Kung gusto nyo ng mga legit na true rated, pwede nyo rin i-check yung shop namin, mabibili nyo to. At 50 plus pesos, 57, 55. True rated naman siya kasi tinetest talaga namin siya mga ka-DIY. O kaya kay Solar Dagupad, pwede na rin i-check. Meron din silang mga brand new na 18650 kung gusto nyo ng brand new. Ayun, legit yung mga capacity nun mga ka-DIY. Hindi katulad nung ganito. Totoong battery siya pero yung capacity niya fake. Hindi to 3,000 mAh. Huwag magpaloko. So, sa mga pinanood yung video hanggang dulo, ito nga pala yung sorpresa namin para sa inyo. Yan! Naalala nyo ba ito mga ka-DIY? Itabi ko muna yung battery ha kasi testing pa to. Naalala nyo ba ito? Ayan o, yung isang set na pinaraffle natin mga ka-DIY. Yung kasing grand winner natin, mukhang hindi siya solid na mga ka-DIY. Hindi siya solid supporter ng DIY Pinoy mga ka-DIY kasi
Malamang di niya napanood yung video natin about sa raffle at nanalo siya kasi hindi siya nag-message, hindi niya na-claim. So ngayon, syempre, napangako ko naman na ipapamigay ito. Ipapamigay natin sa mga solid ka-DIY. So, comment lang kayo below mga ka-DIY. Isang comment lang ang i-comment nyo kung ilang beses nyo nakita itong subscribe button na may bell. Ching! Ito, itong nagpa-pop up na to. Ilang beses to lumabas sa video, i-comment nyo lang below. And then, pipili tayo ng random comment. Gagamit tayo ng software doon, yung random comment picker. So, dapat yung mapipili natin na random comment, tama yung sagot niya kung ilang subscribe button yung lumabas. Kasama to ha, itong tinuturo ko ngayon, kasama to sa bilang, mga ka-DIY. So, ayun, good luck. Comment lang kayo kung anong sagot nyo, mga ka-DIY. Huwag nyong kopyahin, baka mamaya mali yung makopya nyo. Panoorin nyo na lang at bilangin yung subscribe. O, ito, isa pang subscribe. Ayan. Salamat, mga ka-DIY. Good luck sa mananalo. At huwag magpaloko sa 3000 mAh na battery, ha?